Hello guys, it's me again, Krong TV. At sa video ng ito, pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D, sa video nito, pag-uusapan natin kung bakit nga ba patuloy pa rin nakokontrol ni Gaara ang kanyang buhangin at kung bakit nga patuloy pa rin siya nitong pinoprotektahan. Si Gaara ay anak ni Narasa, ang ika-apat na kasikagi ng Suna, at ni Karora na isa namang citizen din ng Suna. Hindi nga lingid sa ating kaalaman na si Gaara ay minsan na nga ding naging Jinchuriki ng one-tailed beast na si Shukaku. Dahil dito, kagaya ni Naruto, siya rin ay kinamuhian at kinatakutan ng maraming tao sa Sunogakure, at parang ang naging tingin sa kanya ay isang halimaw. Dahil sa pagtatratong ito ng mga tao kay Gaara at feeling niya ay siya ay nag-iisa at walang matatakbuhan, kinamuhian niya ang mundo at ang sangkatauhan. At dahil dito, nagkaroon nga si Gaara ng attitude kung saan ay pumapatay siya o pinapatay niya ang mga taong hadlang sa kanya o ang haharang sa kanyang daraanan, na kung saan maski si Kankuro ay mistulan ngang takot sa kanya. Ngunit matapos nga siyang talunin ni Naruto, nakatagpo nga siya ng katulad niya, dahil diba si Naruto ay Jinchuriki naman noon ni Kurama, ang halimaw naman na mayroong siyam na buntot. Dahil dito, tinularan nga ni Gaara itong si Naruto, diba? Kahit na ganon si Naruto, kahit na kinakatakutan at kinamuhian siya ng maraming tao sa Konoha, naging positive pa rin siya, naging masaya pa rin siya, hindi niya ipinakita na siya ay nalulungkot. At ang mga galit at takot sa kanya ng mga tao ay naging inspirasyon o naging stepping stone niya upang nga maabot niya ang kanyang mga pangarap at maging Hokage ng Konoha. Dahil sa pagiging positive ni Naruto, naging inspirasyon ito ni Gaara at tinularan niya nga ang pananaw ni Naruto, hanggang si Gaara ay naging ikalimang kasikage ng Suna upang nga maprotektahan niya ang kanyang nayon at lahat ng nakatira sa Suna, at upang nga ay matanggal ang galit at takot na nararamdaman ng mga tao sa kanya. At bukod dyan, natutunan din niyang magpatawad, kung saan pinatawad niya ang kanyang ama na nagtangkangang patayin siya, kung saan ay gusto lamang niya na maprotektahan ang Suna. At ang pinakamagandang nangyari kay Gaara ay nagkaroon ng purpose ang kanyang buhay, kung saan ay inalay nga niya ang kanyang lakas sa pagproprotekta sa mga taga-Suna. Bata pa lamang si Gaara ay na-train na siya sa kadahilan ng siya ang ultimate weapon ng Suna. Si Gaara ay isang exceptionally strong kahit noong bata pa lamang siya, kung saan ay nagawa nga niyang matalo ang mga taong ipinadala upang nga siya ay patayin. Bukod dyan, si Gaara din ay biniyayaan ng powerful defensive ninjutsu. So kung mapapansin, ang taktika ni Gaara sa pagkikipaglaban usually ay hindi siya umaalis sa pwesto niya. Kumbaga sa MLA, parang marksman or mage siya na long range yung skills niya. At ang ginagamit nga niyang pang-atake is yung kanyang sand. Usually sa pagkikipaglaban niya, kina-capture at minomobilize niya yung kanyang target gamit yung technique niya na sand binding coffin. Tapos pagpuputol-putulin nito ang bahagi ng katawan ng kanyang kalaban gamit naman ang sand waterfall funeral. At kapag ang kalaban naman niya ay nagawa ngang makalapit sa kanya, tulad ni Melissa sa Mobile Legends, si Gaara ay meron ding shield, kung saan ito ay automatic nga siyang pinoprotektahan, at ito nga ay ang Shield of Sand. Kahit sa hindi inaasahang pagkakataon ay pinoprotektahan siya nito. Pero bakit kaya siya automatikong pinoprotektahan nito? Ano kaya ang dahilan? Kaya naman, sa videong ito, pag-uusapan natin yan. So marami nga rin sa ating mga Naruto fans ang nag-aakalang ito ay dahil kay Shukaku, kung saan sinasabing pinoprotektahan siya nito dahil sa ayaw siyang mapahamak ni Shukaku dahil siya ang kanyang Jinchuriki. Si Shukaku rin ang sinasabing pinakarason kung bakit nga nakokontrol ni Gaara ang kanyang buhangin. Pero ito nga ang tanong, kung talagang ito ay dahil kay Shukaku,
Bakit kahit nawala na si Shukaku ay patuloy pa rin siyang pinoprotektahan nito at patuloy din niyang nakokontrol ang kanyang buhangin. Mapapansin ito sa ilang episode ng Boruto, Naruto, Next Generation. Diba this time, wala na si Shukaku. So, papaano nangyari ito? Kasi nga, diba kung matatandaan din, si Shukaku ay isa rin sa mga tail beast na umalis kung saan ay magiging malaya na sila at hindi na magiging weapon ng bawat village. Hindi nga katulad ni Gyoki ang 8 tail beast at ni Kurama ang 9 tail beast na nanatili sa kanilang mga kanya-kanyang Jinchuriki. At sa pagkakatanda ko, si Gaara ay hindi na nga naging Jinchuriki ni Shukaku mula noong na-extract sa kanya si Shukaku noong kinuha nga siya ng mga Akatsuki. Diba namatay siya dito? Kaso nga lang ay binuhay siya ni Lola Chiyo kapalit ang buhay naman ng matanda. So, paano kaya nangyari ito? Kaya naman aalamin natin yan kung ano ang maaring dahilan kung bakit ganito. So, ito nga, may isa ngang nakikitang dahilan kung bakit nga ganito. Ito ay dahil sa kanyang ina. Ang kanyang ina na si Karura. At ito ay hindi dahil kay Shukaku. Kung hindi ako nagkakamali, sa chapter 547 ng Naruto, so sa manga series nga tayo magbe-base para masaya. So yun nga, kung babasahin ulit natin yung chapter 547 sa page 15 at sa page 16, sinabi nga dito na ang buhangin na pumoprotekta sa'yo sa loob ng ilang taon ay hindi si Shukaku, kundi ito ay ang iyong ina na si Karura. Ito yung time na ipinanganak si Gaara, sinabi nga dito ni Karura na kahit anong mangyari, palagi kitang proprotektahan Gaara. Ang pagmamahal ni Karura ay napakatindi kaya naman noong namatay siya, yung kanyang spirit ay pinoses nito ang sand nga ni Gaara at ito ay ginagamit niya upang maprotektahan si Gaara. At ito rin ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay nagagawa pa nga ring makontrol ni Gaara ang kanyang sand kahit na siya ay hindi na nga Jinchuriki ni Shukaku. O baka magtaka kayo guys kung bakit nga sa ngayon eh hindi na nga natin nakikitang pinoprotektahan siya ng kanyang sand. So sa opinion ko guys, sa opinion ko lang ha, iba pa rin sa inyo, iba-iba naman tayo ng opinion eh. So sa tingin ko guys, kaya siya hindi pinoprotektahan nitong sand ngayon dahil sa si Gaara ay fully master na niya ang kanyang ability o yung kanyang mga techniques. So, ibig sabihin, pag ganito, hindi na nga siya madalas na napapahamak. Yung parang hindi na siya napoprotektahan nung sand kasi hindi naman siya napapahamak kasi, diba? Pinoprotektahan lang naman siya once na napapahamak siya. Halimbawa na nga lang pag nagagawa ngang makalapit sa kanya ng kalaban. So, meaning, maaring makita natin na muli ngang protektahan si Gaara ng sand once na hindi na nga niya kayang depensahan ang kanyang sarili laban sa mga gagawing pag-atake ng kalaban niya. O yung time na kailangan na niya. Ito rin ay based dun nga sa sinabi nga ng nanay niya na kahit anong mangyari nga ay poprotektahan pa rin siya nito. So yun nga guys ang dahilan kung bakit nga patuloy pa rin nakokontrol ni Gaara ang kanyang sand at patuloy pa rin siyang pinoprotektahan nito. Pero kung kayo ang tatanungin guys, ano sa tingin nyo? Ano kaya ang dahilan kung bakit nga patuloy pa rin nangyayari ito? So tinatanong ko kayo kasi nga diba katulad ng sinabi ko kanina, iba-iba tayo ng opinion at pagkakaintindi. So i-comment nyo lang guys ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!